Hello guys! Good morning po sa inyong lahat guys. It's 10:39 in the morning dito po sa UAE. Bakit may nakikita akong taong naglalakad sa likod? Okay, it's a reflection. Biglang natakot, you know? Good morning po sa inyong lahat guys. Ngayon po guys, is Thursday na. So, tomorrow weekend. Ayan, sa lahat mga kababayan natin na ang day off ay Fridays. Ano ang mga plano nyo? Ako, ang dami kong gagawin tomorrow. I think from morning pa lang, interview with, of course, Miss Vagelyn Federico. Siya yung kilala po sa na-share ang buhay niya sa mga alaala mo kaya. A very successful Filipina from the Middle East na lahat ng nakapanood ng life story niya sa mga alaala mo kaya ay talagang lahat nag-iyakan and then lahat na-inspire, okay? Na nagsimula siya from nothing, okay? Talagang grabe yung pinagdaanan niya bilang isang visit visa until sa nakuha niya yung trabaho na gusto niya hanggang sa naging kung sino siya ngayon. Kaya abangan niyo guys, tomorrow night, for sure po, masishare ko na po ang kanyang story. Ano pa nga ba yung mga storya niya na hindi alam ng lahat? And also tomorrow we will be having our Facebook Live. Nang Friday Treat will be announcing some winners na sumali po sa aming mga online contest. And ano pa, photoshoot ko for I Deliver Middle East sa gabi. Sana matino pang itsura ko sa gabi tomorrow for the photoshoot. And ano pa bang gagawin ko tomorrow? I'll be with IMG. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-start, mag-invest. Ayan, so I'll be with them ng 6 p.m. tomorrow for a series of financial literacy trainings, orientations, at kung ano-ano pa. Ano pang gagawin ko tomorrow? Tomorrow, hindi ko sure kung makakapunta ako sa Abu Dhabi for a photoshoot din. Pero thank you so much, Dan, for the invitation. Kung meron magdadala sa akin doon ng may sasakyan, why not? Ayan, so parang it's a very private kasi na photoshoot yun. And yun lang. So today, guys, of course, before we continue, guys, with our discussion, ayan, so I'm going to share again this to all of my pages muna, and of course, to all the likers of MPQ Tourism, ayan, para po makapag-comment, of course, ang mga likers natin online. So, dyan lang kayo. Saya to. Magtago, wag nang magtampo, naririto. Alam mo, unti-unti nakakabisado ko na yung kanta. Sa mga nanonood pala, wala akong pera ngayon. Naiwanan ko yung wallet ko, so kakain mo na. Inanounce online talaga, eh, no? Wala pa akong pera ngayon. Pakihulog na lang po sa bank account ng MPQ Tourism. Naiwanan ng wallet, Jesus ko Lord. Okay, every day, day to day. My
Okay guys, so good morning again sa lahat po ng mga viewers natin. Hello to our 19 live viewers, sa lahat po ng mga kababayan po natin, especially to those who have friends, okay, na gustong matuto about buhay dito sa Dubai, how to travel here, ano yung mga visa requirements, magkano yung mga online inquiry, magkano yung mga ticket rates, at kung ano-ano pa guys, anything that you need about traveling to UAE. Ayan, nandito po ako guys, para po magbigay ng guidance of course sa inyo. Okay? So kayo maraming salamat of course sa lahat po ng likers ng MPQ Tourism. You guys, every now and then po, we have some promotions na sinishare dyan. We're in right now. We have our summer, we have our summer promotions. So, sa lahat po ng mga kababayan na gustong magdala ng kanilang pamilya dito sa Dubai or sa UAE. And guys, please avail that. Okay, so check out guys, please visit MPQ Tourism Facebook page. And ano po, pwede po kayong mag-message dyan or you can PM me personally para I can personally process of course your request. Okay? And again guys, ulitin ko po, Philippine Airlines, ayun, sa lahat po ng mga nagta-travel, gusto nila ma-experience ang business class, ayan, Philippine Airlines is a ongoing promotion pa rin po, a very affordable business class tickets, ayan. Experience ang flatbed, okay, na seat with 64 na kg na baggage. Sobrang dami nun, ha? Especially by December guys, normally 'di ba, marami sa ating mga kababayan ang gustong magbakasyon ng Pilipinas of course ng Disyembre. But unfortunately, alam naman natin if it's December, mahal po talaga ang ticket. So, better book your ticket now and avail po ang promotion of course ng Philippine Airlines. At bakit mahina ang internet? Okay, so now guys, let's read some of the comments muna. Ayan. Okay, hello muna of course sa lahat ng mga kaibigan ko from Ilustrado Magazine. Ayan, sa mga mababait. Especially sa kanilang editor-in-chief, sa kanilang mayora, na si Madam Ronnie Aquino. Sabi ko, my very rich friend. Okay, anyway, kanina kasi guys, I have received some inquiries na, no? So, to those who are, let's say may mga under-processing ng mga documents nila for whatever visa na meron man kayo, it is a reminder guys that make sure po, for example, you're applying for a housemate visa or a family visa or anything, okay? Na alam mo na parang hindi aabot doon sa target mo na kunyari yung validity ng stay niya, okay? At gusto niya munang pa-exitin siya, okay? Guys, always make sure po na i-cancel mo na yung anything na naka-process, okay? And of course, hello, of course, kay Miss Laline. Yes, thank you so much for the correction. Ayan, si Miss Laline po ang editor-in-chief. And then, of course, si Madam Ronnie Aquino ang kanilang kapitana. Okay, nag-iisang barangay kapitana. Hello, Ate Ronnie. Ayan, good morning sa'yo. Thank you so much. Maaga pa lang, we have this conversation na maraming salamat, of course. And also, guys, thank you so much, Filipino Times, for the recognition. Ayan. Ayan, of course, a good luck, of course, sa dalawa pa na nominated din for new media personality. My idol, Kuya Rico Mondihar, si Mike Master, si Mr. Day to Day, and of course, kay Dr. Jello. Ayan, medyo hindi ko siya kilala. Ayan, but anyway, good luck. Ayan, importante, sabi ko kay Kuya Rico, that let us still continue, okay, win or lose nga, we have to continue our advocacy to be of help sa ating Filipino community dito sa UAE. Kaya yon, so let's start reading na some of the messages muna before we talk about how you guys will going to face Philippine immigration officers. Okay, so this is important guys, especially to those who are first timers na mga travelers natin. Kasi sila naman lang yung nagkakaproblema, di ba? Because they are so scared. Takot na takot sila kasi naririnig na yun na offload and all. So, yan po yung pag-uusapan natin today. So, hello muna, of course, kay Catherine April Tumanda. Ayan, hello, Sir Junie. Good morning. To Ate Susie, of course, ng Kabayan Kapit BC. Good morning, Boss Junie. Have a great weekend. Ayan, so happy weekend din, of course. Sa mga magdi-day off tomorrow, especially yung 2 days off.
Imagine, kailan kaya ako magkaka 2 days off? Okay, hello kay Cassandra Sawali. Tomorrow makikita mo ako dahil miss mo na ako. Chos. Hi Cassandra, see you tomorrow for our Facebook Live. And guys, check out yung kanilang lahat po ng YouTube channel. Lahat ng member ng hashtag Pinoy Social Media. Ayan, so ito yung mga Filipino vloggers na nag-i-enjoy lang. Okay, na binubuo natin yung friendship and all. Okay, hello kay... again, from Catherine, sa mga hello idol, Sir Juni. Ito, Raymer Valenzuela. Hello, Sir Juni. Good morning from Sharjah. Ayan, hindi nga pala ako natuloy sa Sharjah for food vlog ng Buffet Republic. Hindi ko alam kung natuloy yun, but I will check again, maybe soon. Dadalaw tayo sa Sharjah. And sabi ni Catherine, sabi niya, pwede po magtanong, kakasya na po ba ang 2,500 na salary? Well, ganito po yun. Thank you for that question. Guys, 2,500 is... Paano ba to? Ang salary nyo kasi, it really depends on kung paano yung sitwasyon. Diba? Let's say, maybe you're receiving 2,500 pero walking distance ka lang. Tapos naka-bed space ka, ang binabayaran mo is just 500. Medyo okay na yun. Okay? Pero yung let's say, kunyari, ang bahay mo is nasa Alnada ka nakatira. Tapos ang office mo, for example, is somewhere in Jebel Ali. I think medyo alanganin yun. Kaya guys, sa lahat po ng mga kababayan natin na nandito sa UAE, always consider guys yung pagtatanggap nyo po ng mga salary offers. If you think na it will be enough for you to survive at the same time may konting ipon, then grab that offer. If not, wag po. Okay? Kasi or else 2 years kayong gagawin yung buhay nyo na magsakto lang. Okay? Sakto lang ang buhay mo dito sa abroad. Not unless, di ba, kasing sipag ka ng mga ilang kakilala ko na kahit successful na, inagsa-sideline pa rin. Okay, sabi nga sa mga naatinan ko na financial literacy is, if you think that your salary is not enough, kailangan you have to maximize or to get parang additional cash flows. Or else, walang mangyayari o wala kang makukuha ang solusyon sa problema mo. Okay, and sabi ni Moon, ni Dila Peralta, Ira Led. Hello, Sir Juni Idol. Good morning. God bless po and more power. Pa-shoutout naman dyan from Philippines. Ayan, so sa mga kababayan natin dyan from Philippines, yung vlog natin today is specially dedicated to all of you. This is from MPK Tourism. To Mark Corbes, hello, Kuya Juni. Lakas po ng ulan dito sa NCR. Tanong ko lang po, Kuya. May freelance visa po dyan, tapos part-time ang work dyan. Mahal po ba ang visa na yan? Na yun, salamat po and God bless. Actually, Mark, if you come here, napakaraming ways, no? I know some friends, ang ginagawa nila, bumibili sila ng sarili nilang visa. But I just don't know the complete details about this. Parang bumibili sila ng sarili nilang visa for 8,000 or sometimes 13,000 or 15,000. So at least they have a valid visa to stay. So every end of 2 years, kung ano man yung terminus ng visa na yon, nagre-renew na lang sila. So part-time lang sila. Okay, and Gemeline Madriaga, Sir Juni, hindi po makagalat ng Friday dahil 2 months nang walang salary. Ay, patay tayo dyan. 2 months? Okay, pag inabot ka pa ng 3 months na walang salary, pwede ka na mag-complain sa labor. Okay? Okay, and Catherine, sabi niya, hello Sir Juni, how are you? Dito na po ako, Dubai. Ayan, sa lahat ng mga bagong dating dito sa Dubai, kaninang umaga, ang dami kong messages na nare-receive. Na nakalusot na sila sa Philippine Immigration Officer and they are so excited na makarating dito sa Dubai para ikutin lahat ng mga tourist attraction dito. Ang dami. Kung may budget ka naman, guys, thousands of things na pwede mong magawa dito sa UAE. Okay? So I highly recommend, guys, sa lahat po ng mga nandito, yung mga bagong dating, if you wanted to avail, of course, mga inbound tours, MPK Tourism is here, ha? Okay? So we're also offering that. Hello kay Mama Larry. Good morning sa gwapong-gwapong si Juni at good luck po. Ayan. Thank you, Mama Larry. Napaka-honest mo talaga. I love you so much. Okay, and guys, so this morning, ayan, sisimulan na po natin ang ating usapin. Okay, we'll be talking about how you're going to face, guys, Philippine immigration officers in the Philippines. Okay? Bibigay.
And then guys, gusto ko palang batiin ang aking classmate na si Liza. Okay, nasa Mindanao siya ngayon. Hello sa kanya at sa lahat ng mga office mates niya. Naalala ko yun kahapon, may greetings kasi siya. So hindi natin na-mention. And also sabi ni Liza Dalapo, hello Sir Junie, kung bibili po ba ng visa, magkano po ba? I think may merong 8,000 to 15,000, depende kung saan ang galing. Okay guys, so the reason why I choose this topic for today is because MPK Tourism has an ongoing promotion po, no? Ang tawag po namin dito ay... Ayan, so sa mga likers po natin, ilan na ba yung likers ng MPK Tourism? Wow, that's 3,959! Parami na po ng parami ang mga likers po ng MPK Tourism. Kaya guys, sa lahat po ng gustong mag-avail of course ng complete packages from us, we have a just 2,000 guys, okay? Pwede na po dalhin dito ang iyong pamilya sa Dubai para po magbakasyon, okay? Bakasyon! Okay, and to those na gusto magstay na medyo longer, so we also offer guys the 90 days visa kasi. And you can avail this guys for as low as 2,800. Okay, so please check out MPK Tourism Facebook page para po malaman nyo how you can guys contact us, or you can directly send me your message guys, or I will share again later my WhatsApp number again para po sa mga viewers natin na gusto mag-direct message po sa akin. Okay, so since naka-summer promotion po tayo dito sa MPK Tourism, so these are the things guys that you need to prepare. So let's start muna with the documents kasi these documents are very important para po of course you are ready and you are very confident to face our Philippine immigration officers kung saan man yung airport sa Pilipinas. Okay? So, let's start guys with yung mga tourist natin. So, these are the one na may mga magagandang trabaho sa Pilipinas who have been traveling in different countries. Ang requirements lang na kailangan nyo po ay, of course, your passport copy and your visa, of course. And yung itinerary, of course, yung hotel reservation nyo. Yun lang. So, again ha, those requirements are to those who are qualified as tourists. Especially yung mga nakapag-travel na nang marami. Let's say, nakapag-Japan na sila, nakapag-Hong Kong na sila, lalo na't nakapunta na sila sa Canada, sa US, sa Australia. Yun yung mga medyo, ano kasi yan eh, pagdating sa passport scoring niya is sobrang taas na ng grade niya. Kaya they can travel anywhere they want. Okay? But, for those who have walang work or medyo mababa ang profile and your relative, okay, na nag-provide sa inyo ng affidavit of support from UAE, eh ito naman yung mga kailangan nyong i-prepare, okay? So although na-mention na natin to, no, in some of our previous videos, pero ngayon parang mabilisan na information lang. So the things that you need to prepare is of course your passport copy, your tickets, kailangan 2-way ticket yan, and your visa. Yung visa mo dapat may naka-attach of course na tawag nito na license and invitation letter from the travel agency na nag-process ng visa mo, and then your affidavit support from your immediate family na nag-sponsor sa iyo na naka-residence visa dito sa UAE. Pero guys, there are some cases sometimes that if it's your very immediate family talaga, yung blood relative mo talaga yung papupuntahin mo dito, and let's say wala nang enough time, pwede rin po yung visa na isi-send na lang ay e-visa. Kumbaga, yung copy ng visa mo is isi-send na lang through email. So, yun lang. Kasi yung puto copy lang noon is acceptable naman.
Sino naman yung mga hindi na kailangan ng mga affidavit of support? Ito yung, kung ang sponsor mo ay kasabay mo sa travel mo, no need for affidavit of support. Yung mga adult, yung mga senior citizen natin, hindi na po kailangan din nun. Okay, that's as per our experience ito sa MPQ Tourism. Okay, so now, let's proceed to our topic, guys. How are you guys going to face Philippine immigration officers? Again, this is a reminder from MPQ Tourism that always be as early as possible na kaya mo na pumunta na kagad sa airport. So, 4 hours before your flight is pinaka-the best. Okay, para po, maaga pa lang, at least lalo na yung mga first time at mag-travel at hindi mo alam ang gagawin doon sa loob, at least you have enough time para hanapin yung mga yon. Okay, but of course, first thing na gagawin mo, hanapin muna yung area kung saan ka magbabayad ng travel tax. And then after that, mag-check-in ka. So, pa nag-check-in po kayo, meron po again, meron pong visa reader dyan na staff ng airline na babasahin niyo yung visa mo. Then after, yun, papasok, punta ka na doon sa counter, so mag-check-in ka na, and then bibigyan ka ng ticket. Okay, tapos ipapasok mo na ang iyong luggage. Then after that, pasok kayo sa loob for passport control. Yun na po yung haharap kayo sa Philippine immigration officers natin. So at least, if you have enough time, magkaroon man ng problema, at least you have enough time then to fix it. Kaya nga po, tip ko is always have a contact to your travel agency or to your sponsor na nasa abroad. Okay? And we suggest talaga sa lahat ng mga travelers natin from the Philippines na always choose yung flight na hapon or gabi. Kasi po, we have 4 hours difference, time difference eh. So, mas nauuna po ang Philippines sa UAE. Kaya kunyari, yung flight mo is umaga, madaling araw po dito. So, as much as possible, lalo na yung hindi nyo kilala kung gaano kagaling yung agent nyo. But if your agent is from MPQ Tourism, okay lang, kaya natin ng 6:40 a.m. yung flight. Because hindi kami natutulog para sa mga travelers namin. Pero kung hindi kayo masyadong close ng agent nyo, choose guys flights na panghapon or gabi. Para magka-problema man sa ticket, magka-problema man sa kung ano-ano, eh kumbaga office time dito sa UAE at mariresolve nyo yung problema. Okay? Kaya nga yung payo ko in my previous videos, always check your ticket online a day before your flight. Para sigurado na nakabook nga talaga siya at maiwasan natin yung problema. Alright, so in facing guys, Philippine immigration officers, definitely kukunin nila yung document na binanggit ko kanina. So these are the things that you need to remember for your sponsors. Especially yung sponsor nyo is hindi nyo kasama. Kasi nga, sabi ko, pag hindi mo kasama ang sponsor mo, kailangan may affidavit support ka. And dapat, of course, dapat makapasa ka sa interview nila na mapatunayan mo talagang immediate family mo yung sponsor mo. Okay, pero po sa mga tourist visa na yung sabi ko yung mga qualified as a tourist, napaka-less okay ng tanong dyan. Kasi titingnan nila yung traveler ka naman pala, so no need. Okay, kasi nga ang ginagawa lang ng Philippine immigration officers natin, fini-filter nila yung mga lumalabas ng bansa, especially yung maaring sangkot sa mga krimen, human trafficking, drug, kung ano-ano pa, okay? So, that's their job. And we have to respect yung trabaho ng Philippine immigration officers natin. Kasi guys, totoo naman eh, may mga ilan naman talaga mga kababayan natin na napapasama sa mga ganitong klaseng gawain. So this is to protect also yung mga Filipinos na lumalabas ng bansa na nagagamit ng ibang tao sa mga masasamang hangarin nila, okay? Kaya nga sabi ko sa lahat po ng mga travelers natin, for as long as you know that you are not involved to any of this, okay, wala kang planong masama, wala ka dapat ikatakot facing our Philippine immigration officers. Okay? So, these are the things that you need to remember if, let's say, you are with affidavit of support. Ibig sabihin, you're going to travel without your sponsor with you together na magpa-flight. Kailangan naman, guys, of course, you need to have the proof of relationship. Diba, sabi ko nga, bring the original initial copy of your birth certificates. Okay? And, second, kailangan naman kilala mo at least some details, okay? Personal details ng sponsor mo. Number one, paano mo talaga siya naging kamag-anak? Dapat alam mo naman yung family tree nyo. Yung tipong, paano mo siya naging tito? Kasi po, ganito, ganyan, hindi mo siya maikonek. Hindi tama-tama. So, obvious po na nagsisinungaling kayo. So, di ba, alam mo naman eh, na
na kung medyo lituhin kang tao, eh make sure naman, teka, paano ko ba naging tito to? Ah, kapatid siya ng tatay ko. So dapat hindi yung tipong, ah, kapatid po siya ng, teka, ng nanay ko ba o ng tatay ko? So hindi po dapat ganun. Diba? Kasi yung, if you are honest, eh you can answer questions naman with confidence. Kasi alam mo naman kung sino yung sponsor mo. Kunyari, let's say, first cousin mo siya, siyempre itatanong nila paano mo siya naging first cousin. So, dapat madetalye mo ng correct. And this proof of document, of proof of relationship na sinasabi ko, mga birth certificates nyo, can justify yung relationship nyo. Okay? So, that's very important. And of course, very important guys, at least may konting detalye ka na alam sa sponsor mo. Like, kailan siya huling nagbakasyon, ano yung birthday niya, at least alam mo yung full name man lang niya. Kasi diba may mga ilang mga traveler tayo na hindi nila alam ang real name ng kanilang tito. So ulitin ko nga, like si Mama Larry, ang pangalan niya Larry, si Larry na naman. Pero totoong pangalan niya ay Laureto. Okay, so ang alam ko lang, ah, si Tito Larry po, anong pangalan niya, ang totoong pangalan niya, ay hindi ko po alam. So ligwak ka na kagad. So yun yung mga kailangan nating i-prepare. Okay? And then, ano pa bang kailangan mong i-prepare? Of course, definitely tatanungin ka bakit ka pupunta ng UAE. That's normal naman. Tatanungin ka talaga bakit ka pupunta doon. So, sabihin niyo yung totoo that you'll be coming here for a vacation. Yun nga lang, we have some kababayan talaga na intentionally, tawag nito, na they're really coming to Dubai to try their luck na maghanap ng trabaho. Diba? Marami pa tayong mga kababayan na ganyan. But then, hindi rin naman natin matatanggal yung fact na of course you will come here and definitely hindi mo maiwasan, you will going to enjoy yung UAE as a tourist. So dapat hindi rin po mawawala yan. You have to make sure na kailangan hindi masayang yung chance mo na nakapunta ka dito and visit yung mga kilalang and iconic na mga tourist spots or destination dito sa UAE. Para kung ano man mangyayari sa mga options mo na pagpunta mo dito, eh hindi naman masayang. Di ba uuwi ka naman na you enjoyed yung stay mo dito sa UAE. Okay? And I think bakit ganun, hindi ko nababasa yung mga comments sa screen sa ano ko. Okay, hello to Andrea Canales. Sabi, hi Sir Juni, hindi po ba ako questionin sa Philippine Immigration if yung husband ko po sa Abu Dhabi pero Sharjah visa po ang dala kong visa. Hindi, bakit ganun, hindi ko siya nababasa ng dito sa screen. Anyway, one more. Saan pa siya nag-comment? Sa screen ko ba? Ayun, so nababasa na natin. Ano pang pwede sabihin if magtanong sila bakit? Salamat po sa pagsagot po sa akin. Okay, so Andrea, again, don't be confused, no? Yung Sharjah, yung Abu Dhabi, yung Dubai is just an Emirates, okay? Parang it's a parang probinsya, okay? Ng UAE. So it's they belong to the same country. So wala pong problema. Kahit taga Abu Dhabi yung wife, yung husband mo at Sharjah visa ang dala mo pero dadaan ka ng Dubai, wala po problema yan. Okay? For as long as you are going to enter within UAE airport, wala pong issue. At pwede kang tumira to anywhere na Emirates ng UAE basta within UAE. Okay? So wala pong problema yan. Okay, Sir June, sabi ni Mons, what if kung first time pa lang mag-travel, is it okay or not? Lalo na po walang kamag-anak dyan sa UAE, may work po dito sa Pinas, baka ma-hold ng Philippine Immigration Officers. Okay, again guys, sabi ko nga, if you have a profile naman na qualified as a tourist, hindi na po naman po kailangan talaga na meron kang immediate family dito. Kasi sabi ko, I have clients who are nurses in the Philippines, I have clients na nagtatrabaho sa gobyerno sa Pilipinas, yun nga lang nakapag-travel na kasi sila in other country, and then they went here without sponsor, okay naman. Okay, so if you have work months, work, alam nyo naman pag sinabi mong magandang work, ibig sabihin, yung medyo not low profile na klase ng job, then the company can provide you, of course, your leave certificate. I think that's okay. Bring your company ID, then definitely you can travel. Kasi nga, you have the valid visa naman. Okay, and sabi ni Lisa, inabasa na natin to. Okay, hello kay Renante Cebu, bravo, see you soon, Sir Juni. Ayan, and meron pa tayong dinabasa. Ayan, from Ron Roman, Sir, Philippine Airlines po ginamit ng parents ko pa uwi ng Philippines last year. Nag-uwi po ng 39 inches na TV. Pagdating po sa bahay, basag po ang screen ng TV.
Dumawag po kami sa airlines, panay po on process until umabot na ng months. Nagsawa na kami mag-follow up. Very upset to our own airlines. Ayan, paging po si Sir, ano pangalan ni Sir? Ano? Sir Joey ng Philippine Airlines. No, si Sir Joey naman is hindi siya related doon sa complaints. Nasa sales kasi siya. Well, nakakalungkot naman ron, no, na bakit ganun. Ayan. So, calling the attention of Philippine Airlines. Ayan, so kailangan po sana natin ng agarang response din, no, sa ating mga kababayan. So, yun sana po, mabigyan na nila ng sagot, of course, ang nangyari sa flat TV nyo. Ayan, so, of course, definitely, di ba, baggage, for sure, na baggage mo yan, eh. So, kung ano man mangyari doon, dapat responsibility yan ng Philippine Airlines. Pero guys, I just need to know muna about details, no, pagdating sa mga ganyan, kung ano yung rules nila. Kasi di ba babasagin yan, is it their responsibility ba na tipong ganun or not? So medyo hindi ako detalye. Pero Ron, ayun, nakakalungkot lang na bakit ang tagal ng response nila, di ba? So at least, saan man lang, at least couple of days is enough, di ba, to give you answer sa mga ganitong klaseng complaints. Ayan, so, ayan po, sana po na may mga kapanood sa atin sa Philippine Airlines para po matugunan naman yung problema ni Ron. Okay, so sabi ni Isa Jean, watching while on break kasama mga kulig ko. Pa-shoutout po. Ayan, hello Isa. Ayan, salamat again sa napakasarap mong lechong baboy. Ayan, naalala nyo guys, I posted one lechon baboy po. That's from Isa Jean. So if you wanted to order, hanapin nyo lang yung name niya sa Facebook. Sa comment pala, I'm sorry. And may nabasa pa, may nung ba akong nakaligtaan? So far, wala na yata. Sana wala na. I have to refresh it again. Okay, so ito guys from Joseph Bernadio. Sa Mr. Juni, nag-message po ako sa inyo. Okay, I will read that later. Salamat pala guys sa lahat po ng mga viewers natin sa YouTube. Then, thank you so much sa lahat ng mga nagte-thank you sa akin for doing this vlog. Thank you so much, of course, sa inyong lahat. So, ayun, I think that's all for today, guys. Kasi, wala naman tayong dapat pang pag-usapan na, no, when it comes to facing the Philippine immigration officers. Okay, last topic na lang siguro. If ever, okay, na yun nga na ma-hold kayo, so wala po kayong dapat ikatakot, okay? Kasi yun nga, sabi ko naman, na napakarami ko pong clients na, of course, this Philippine immigration officers has reasons kung bakit kailangan nilang i-hold ka muna for the meantime. Like, example, one of a very good reason is because malabo yung copy ng e-visa ng client ko. So, hinold nila and then they asked for a clear copy. So, nag-send kami ng clear copy, then okay naman. Okay? And, ang importante lang po na during the time na hinuhold po kayo ng Philippine immigration officers natin for whatever reason, make sure po na naintindihan nyo yung rason, okay? Para po mabigyan nyo ng answer. So far naman lahat naman ang nahold ng mga naging client ko, yun nga, just have to understand ano yung problema, kung ano yung kailangan hinahanap nila, and then just provide. Okay? So, yun guys, ang napaka-importante po niyan. Alright, so I think that's all for this morning, guys. Thank you again for watching Buhay sa Dubai Live. And thank you again for liking MPQ Tourism. Kaya, before we say goodbye again, gusto ko muna magbasa ng isang inspirational message. Sana makuha natin yung very perfect for today. Ooh! Ooh, okay. Napakaganda ng ating message for today from CBN Asia. Those who truly love will always give. Tama, di ba? If you truly love, if you are the one who truly love something or someone, you are very willing to give. Giving kasi sa taong mahal mo is, tawag nito, you will not ask for anything in return. Ito yung complaint, guys, sisingit ko lang. Ito yung complaint ng mga mag-asawa na ang naasawa nagre-reklamo na naisingit talaga. Di ba may mga asawa na babae, ha? Ako nagluluto dito, ako ganyan, wala naman akong sweldo. So ibig sabihin, if you started to ask your husband of a salary, it means you don't have love anymore. Kaya guys, matakot kayo if your wife started to say those lines, okay? Sa inyo ibig sabihin po, hindi na kayo mahal ng asawa nyo. Kaya huwag nyo na pong hintayin na dumating pa sa point na ganyan. Okay? Alright, so kailangan tulong-tulong para masaya.
Alright, so I think that's all for today, guys. Thank you so much again for watching. And have a nice day to everyone. Enjoy your weekend. Yung sa lahat ng mga followers ko, sana magkita tayo sa Sharety tomorrow, 3 p.m. sa Bordubay branch nila. Bye, guys! God bless!